pagtalik sa inyo nang wala kayong consent. Opo, sir. Ano po ang hinahang niya state para po dito, ma'am? Na bakit niya kayo pinipilit? Ba't niya kayo napipilit? Gumagamit ba siya ng physical na force? Gumagamit ba siya ng pangnuloko? Gumagamit ba siya ng kawalan ng iyong malay? Ay, hindi naman po, sir. Paano niya po kayo pinipilit, ma'am? So, parang sa pananalita niya po na, ano ba po i-explain yun? Parang, ano ba, ayan na naman tayo, ayaw mo. Nasasabihin ko lang po, masama ang pakiramdam po. Nagtatalo lang po kasi kami lagi, sir, eh. Kaya po, kahit mamaya, kahit po sa harap, sa tabi ng pamangkin ko, wala po akong magawa talaga, sir, eh. Hindi ka naman niya po ginagapos, hindi ka naman niya po pinipilit na painumin ng mga nakakalasing o nakakahilong bagay bago niya pong gawin to. Hindi naman po. Matatanong po kita, ma'am, no? May kakayahan ka bang umalis habang itong nangyayari na nagsasapilitan kayo? Wala po, sir, ang kakayahan, eh. Bakit po, ma'am, hindi kayo makalabas ng kwarto kung ikaw ay pinipilit niya? Punta lang, sabi niyo po, hindi kayo ginagapos. Hindi po kayo nilalasing, hindi po kayo inihilo. Bakit po, hindi kayo makalabas ng kwarto pag humihingi po siya? That point po kasi, sir, marami na po magdadamay. Pag hindi po ako pumayag niyan, sir, ang second po niyan is magkatalo po kami. Third po niyan, hindi na po siya magbibigay ng pangkain para po sa mga bata, para po sa mga tao na nandun po kasama namin. Kumbaga saan, magwawala na po siya kung ano na po yung sasabihin niya at paano na maririnig namin. Yun na lang po siguro yung iwasan ko, sir. So kada kain niyo po, ma'am, sinasabi niyo na bago kumain ang inyong pamilya, kailangan hinihingin po sa inyo ni Tekla na magkakaroon po ng may mangyayari po sa inyong dalawa. Tama ba? May time, sir. May time po. After naman po, kunyari po, after po niya mag-ano ngayon, siguro mga ilang days po, continue at maayos po yung pakikisama po niya at pagkain namin. Pero pag nag-ask po ulit siya, ganun at ganun po ulit. At kung tumanggi po kayo, ano po ginagawa niya, ma'am? Ayun po, hindi po siya magbibigay ng pangkain. Matatagal lang po, late na po kakain. Ilang araw po siya hindi magbibigay ng pagkain, ma'am? Minsan po isang araw, may ipo oras po. Late na po talaga kami kumakain. Pati po yung mga bata. Late na po kayo nakakain kapag hindi po siya pumayag? Opo. Hintayin po namin late na siyang bumukong. Okay po, okay po. Okay po, ma'am, no? Late po kayo nakakakain kapag... Opo. Okay. Sige, ma'am. So, na-establish po natin ngayon na, again, may kakayahan po kayo humindi kay Tekla. Sa panahon na yun, ang kapalit lang ay ilang oras na hindi kayo papayagang kumain. Opo, minsan po, araw po. Isang araw, ganun. Sir Rafi, yun lang po yung okay, mga sige. Katanungan ko. Ako naman, Michelle, ang tanong ko, ano? Opo, sir. Noong first time na nag-sarili si Tekla at pinatalsik nga sa'yo sa bata, bakit opo, wala ako kayong pinagsumbungan sir, na otoridad? Halimbawa, sa barangay o nagpa-blatter kayo? Po, hindi ko po alam kasi, sir. O nagsumbong ano kayo sa kamag-anak niya o kaibigan niya? Well, kaibigan ko, sir. Kaibigan ko po. Kaibigan po niya. Sinabihan ko po, sir. Doon po ako sa kanila umiiyak. Sino yung kaibigan niya si pinagsabihan mo? Si DJ Irene po. DJ Irene. Anong sabi ni DJ Irene? Na pag-usapan na lang po namin, ganun. So, sinabi mo sa kanya na pati doon sa kaibigan mo, nagsasarili siya? Opo. Okay. Ang sabi nung napagsabihan mo, pag-usapan na lang? Opo. Yung isang kaibigan ko nga po. Eh, siyempre po. Okay. Kung ano pong mga salitang sinabi niya tungkol kay Tekla. Okay, sige. At yun ni Garrett, ito'y para sa protection na rin siguro ng Tekla since umatras ka na rin lang. Baka pwedeng yung pirmahan, at yun ni Garrett, ipa-notarize para maging legal na talaga na hindi na maghahabol pa ulit si Michelle. You agree, pwede naman, Sir Rafi, no? Pero kung if I may give my closing statement lang dito, sir. Ang nakita ko kasi, mukhang wala yung sufficient compulsion para mabuo natin yung kaso for rape or acts of lasciviousness or child abuse dun sa bata. Dahil mismong nanggaling na po sa bibig ni Ms. Michelle na may oportunidad naman pala siyang tumanggi at umalis sa mga panahon na sinasabi niyang pinipilit siya ni Mr. Tekla. So, ang mangyayari po ngayon, tama po kayo, ang gawin na natin is magsulat na tayo ng kasunduan nila and we're going to say na wala nang habulan sa korte. Anyway, napakita ko naman ata kay Ms. Michelle na mahihirapan rin siya. Isipin niyo, Sir Rafi, ito yung napaka-informal na cross-examination. Halos wala akong panahon na nilaan para dito at medyo nasisira na po ang kaso niya. So, Okay. So, yung key doon na para magigiba siya pag siya kinross-examine na nung defense ay merong kang pagkakataon na umatras o tumanggi o malis
bakit di mo ginawa? Tama? Tama po, Sir Rafi. Tapos sinabi niya rin po na hindi gumagamit ng physical force or any pampahilog or pampatulog si Tekla bago niya di umano abusuhin si Michelle. Eh parang napakahina na ng case mo for rape noon, sir. Added by the fact na wala siyang medical legal to actually establish it. Child abuse, medyo, mahina din yung child abuse. Yes, sir. Yung child abuse naman, may opportunity siyang iiwas sa abuse yun. Pero ang lumalabas is nag-volunteer siyang itutok na lang yung bata where makakalabas naman siya. Ang kapalit lang is ilang oras silang kain, hindi makakakain. So, hindi reason yun. Hindi reason yun na kasi magugutom kami. So ang sinasabi mo ngayon, habang nagsasarili si Tekla, dapat umalis na siya. Inilayo niya yung bata. Exactly, sir. And sinabi niya may opportunity siyang umalis at lumayo. Right. Okay. So pag kinaso to, mahirapan din kung tutusin. Yes, sir. Actually, sinadya ko po kasi na i-take na as legitimate and accurate yung video na pinakita niya. Kasi yun ang strongest evidence. And dun sa ginawa ko pa lang sa Rafi, yung strongest evidence na, medyo kumapal yan. Ha? So ililinaw ko lang kay Miss Michelle na baka ito na yung better ending for her. Na wala nang kasong nangyari. Na pero para maging klaro lang ha, talagang meron doon pag-amin kay Tekla na siya yung nagsarili. Yes sir, tama po. But hindi po siya umaamin na nagsarili siya sa harap ng bata at lahat-lahat. Hindi rin in-exclude yung kakayahan ni Michelle na umalis po doon sa kwarto. Hindi naman po basta nagsarili si Tekla, stand in place na si Michelle. Ang nangyari is hawak niya yung bata, that means control niya yung location ng bata, pinili niyang manatili, sir. Okay. So may pagkakataon siya umatras pero hindi siya umatras. So siya mismo kung tutusin ang naglagay sa bata sa alanganing sitwasyon by not. Hindi totoo yan. Ako, nasa tamang kapinuan pa naman ako. Hindi ko magagawa yan. Michelle, utang na loob. May anak akong babae, Michelle. Si Ira. May mga kapatid akong babae. May mga pamilya. Mahirap lang kami, Michelle. Sa bukid, alam mo ang background ng family ko.